Ay kasama na ho natin dito ho sa ating mismong studio ang may-ari ho ng Hebrews Cake and Coffee Coffee Shop. Walang iba ho si Sir John Aaron Demian. Sir John, good morning at pagbati ho natin sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga tagakinig po ng ating radio station. Maraming salamat po, manatili lang po tayong makinig. And good morning din po sa lahat po ng mga followers po namin sa Facebook page po ng Hebrews Cakes and Coffee Shop. Maraming salamat po sa lahat po ng pagsuporta. Mm-hmm. Alright, mga kapartner, sa pag-uusapan ho namin ngayon ay I'm sure ho ay makakakuha kayo ng mga tips kung paano nga ba magsimula sa negosyo. Although marami na hong nagninegosyo, pero kanya-kanya ho yung mga strategy para ho lumago. Katulad na lamang ho ng negosyo ni Sir John ay yung cakes at saka yung coffee shop. Alam ko marami ho yung nagninegosyo na nito, pero pag madiskarte ho kayo, I'm sure ho lalago at lalago pa rin ang inyong negosyo, mga kapartner. At sa ngayon ay Sir John, pag-uusapan natin ito hong negosyo ho ninyo. Ito hong Hebrews Cakes and Coffee Shop. Sir, para ho sa kalaman ng ating mga tagapakinig, kailan ho ba ito nagsimula, itong negosyo ho natin? Nagsimula ang aming physical establishment just last year, September. Pero before kami mag-open po ng aming physical establishment, nag-start po ako sa online. So kasagsagan po ito noon ng pandemic na kung saan ay medyo nakakatakot mag-open ng business. Pero parang malaking platform yung nabigay ng pandemic sa mga online businesses eh. Kasi mostly lahat ng mga tao noon is order lang online. So parang tinatangkilik tayo at tinatangkilik. So hanggang after 1 year na pag-online business is, ayun, nakapag-start kami ng physical business, physical establishment. Wow! Alright, sir, bakit Hebrews ang pangalan ng inyong business? Okay, so aside from our family background, sabi ko nga sa'yo kanina, sir, na pastor yung tatay ko. So, mostly, mga nakakilala sa amin, ang iniisip is siguro Christian yung may-ari, ganito, ganyan, or galing sa Bible, which is, in fact, totoo naman na we're Christian and galing sa Bible. Pero kapag na-visit ka po kasi sa shop namin, makikita mo yung pagkaka-lettering ng Hebrews. Malaki yung H at saka malaki yung B. So parang it pertains to someone. So parang Hebrews. So parang ako yun, yung Hebrews. So parang it pertains Hebrew, to me. Parang ganun. Okay. Alright. Sir, noong online pa yung business natin, ano ho yung mga, syempre, lahat naman siguro ng negosyo ay dumaraan ho talaga sa mga soleran eh, no? Kaya problema. Ano ho ba yung mga naranasan natin noon, sir? Sa online, sobrang mahirap po talaga maghanap ng market or maghanap ng clients. Clients. Mas lalo na ang manahakita lang ng mga products mo is yung online. Friends mo lang. So kung ilan lang yung friends mo or kung ilan lang yung nadadaanan ng product mo sa wall nila, yun lang yung mga possible client mo. So isa yun sa mga pinakamahirap na struggle. And ang isa sa pinakamahirap na struggle din po is yung pagdi-deliver. So kapag online seller ka, responsible ka sa pagdi-deliver ng product mo. Dahil maliit ka pa lang na business, syempre mahirap din na makipag-partner sa mga delivery company. So yun po, yun yung mga pinakamahirap na naranasan ko online. Sir, talamak ngayon yung nagbibenta online. Tapos aware ka naman siguro na marami sa ating mga na bumibili online, mga customers na kumbaga yung sinasabi nila na iba yung reality kaysa makikita mo doon sa yung sa yes po. Online. Pagdating na, halimbawa, mayroon ng yung order, iba yung, alam mo na naman siguro yung mga ganyan, sir, na pagdating nila, iba na yung in-order nila. Paano ho natin, kumbaga, matitwist yung pag-iisip ho ng customer ninyo nung online pa yung negosyo ho natin? So, ganito po yung ginagawa namin until now po. So, pag may mga
customers po na nagpapa-deliver like Echage, Alicia, Kawayan. So nagpapa-deliver sila ng mga cakes. Before po namin i-deliver, pinipicture po namin yung actual ng picture, na itsura niya. Then isi-send po namin sa client or sa customer para makita niya na ito yung itsura before i-pick up ng rider. So yun po yung ginagawa namin. And of course, bilang businessman din sa mga online seller, gusto ko lang din sabihin na maging responsible din tayo sa ano, sa mga pino-post natin sa Facebook or sa mga social media platform. Like for example, if hindi naman galing sa yung picture, wag mong ibebenta kasi baka mahirapan kang gayahin or 'di ba? Kita sasabihin nila, "Oy, expectation versus reality." So, minsan masisira yung ano, yung business natin kung hindi tayo responsible sa mga pino-post natin. All right. So, pag-usapan natin ngayong taon ba ay nagkaroon na ho kayo ng physical business na ho talaga. Oo. Kung halimbawa ako pag customer pupunta sa business ho ninyo, ano ho ba yung kumbaga sa entrada pa lang ho ng business ninyo? Ano ho ba yung first impression ng mga customer ho sa? Ang first impression po ng mga customers namin, as usual, since ka-open pa lang namin, mayroong comparison. Mm-hmm. Pero yung palaging naka-compare sa amin, palagi nilang sasabi na, "Oy, very approachable ng mga tao dito." Mm-hmm. Palagi silang nagsasuggest daw kung ano yung masarap at kung ano yung dapat orderin. So, yun yung gustong-gusto ng customers kapag nahihirapan silang mamili, kasi marami kaming menu eh. Mm-hmm. So, kapag nahihirapan silang mamili, yung mga tao ko, yung mga empleyado namin is nagsasuggest sila kung ano yung pinakamasarap na kaya doon naman parang nawiwili yung mga customer na, "Oy, ang babait ng mga tao dito." So, balik sila ng balik kasi approachable yung mga tao. Mm-mm. Alright. Sir, kung ikumpara natin noong online pa yung business natin at sa ngayon ho ay mayroon na kayong physical na kumbaga event doon na pwede nang pumunta yung ating mga customer, mga clients ninyo, mas kumbaga marami ba? Mas mabinta ho ba pag physical or online? Actually, right now po, may physical store kami pero nagma-market din po kami online. Tuloy-tuloy pa rin. Opo, tuloy-tuloy rin po yung marketing namin online. So, may digital marketing po kami. And may mga orders online, may mga orders din po for physical. So, right now, I can say nung may physical establishment kami, mas malaki yung sale niya. Pero, syempre, kako nga, kapag mas malaki yung sale, mas malaki din ang expenses. Dahil may mga tao, may mga binabayaran kung ano-ano. So, yun po. Malaki yung na-sale, ganun din yung responsibility mo kasi kung tumataas yung sale mo, mas tumataas din yung mga responsibilities mo sa mga bills. So, yun, okay naman po siya. Mm-hmm. Alright, sir, balikan ko lang yung kanina ho nung pag-start ho natin ng inyong negosyo. Dati ho ba, sir, o yung family ho nyo ba is businessman ho talaga? Wala po sa blood namin. Wala. Opo. Mostly, ang mga businesses po ng mga tito ko is, or mga relatives namin is agriculture. Mm-hmm. And pati rin po kami, puro land, so mga lupa-lupain. So, kako naman, parang ayoko manahin yung ganung business na parang, alam mo yan, yung... Mm-hmm. Ganun. Kaya sabi ko sa mama ko at papa ko na parang gusto kong mag-create ng sarili kong pangalan. So, yun. Since natutunan kong mag-bake and yun yung isa yung mga fashion ko since college. So, ayun. In-enhance ng in-enhance din. Nagamit for business. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nung kolehiyo ka, sir, yung course mo is about business na ko talaga? Graduate ako ng hotel and restaurant management. Then may mga subject kami ng culinary and baking. So doon parang doon ako na nag-enjoy, doon ako na parang nagka-gusto sa baking. Pero sir, background lang muna ha. Nung pagsisimula ho ng inyong negosyo, supportado ba ng inyong magulang or syempre may iba kasi mga magulang na wag yan anak, marami kang kompetensya nan, ganun, iba na lang yung negosyo mo na itatayo. Paano po yung reaction ng mga magulang natin, sir? Si mama at si papa supportive po sila. Opo. Ever since nung nag-online business pa lang ako, alam nila yan. And until nagkaroon ako ng business, alam ko na supportive sila kasi lagi silang nandun opening, alam mo yan, yung lahat ng mga kaibigan nila, lahat ng mga ka-organization nila, lahat nandun. So, pumupunta, pinapapunta nila. So, doon ko nakita yung
pagka-supportive nila as a parents. And si Papa din, isa rin siya sa ano, sa mga nag-install ng mga lights kasi si Papa ko electrician dati. So siya yung bahala sa mga lights. So doon ko nakita yung ano nila kaya sabi ko itutuloy ko to ganun kahit mahirap. All right. So pag-usapan naman natin yung about sa mga sa inyong product ko. Pagdating ho sir sa product ko natin, syempre alam naman natin na marami na tayong kakompetensya. Sabi mo nga katabi mo yung isang nagtitinda rin ng mga bread at saka cake. Ano ho yung kumbaga para mahikayat yung ating mga customer na bumili ho sa inyo? Ano yung kumbaga ano pang tawag niyan? Pang-inganyo ho natin sa mga customer sir. Yung pinaka-strength ng mga cakes namin is palagi yan, nagbabasa ako ng mga reviews sa Facebook page namin. Palaging mga review is, hindi siya magaan. Siksik siya. Tsaka masarap. So, yun yung panlaban namin. Kasi mostly, lahat ng mga cake shop dito naman na mga kilala, di ba? Alam naman natin na mostly magaan o mahangin yung tinapay nila. So, yun yung palaging nako-compare sa amin. Na ang tinapay namin, ang cake namin is siksik po and chocolatey. So, lahat po ng cakes namin sa shop is chocolate-based po siya. Hindi po kami gumagamit ng hindi chocolate. So, alam po ng mga customers namin na kapag chocolate cake is galing sa Hebrews. Ganun po. Alright, so yun kumbaga yung specialty ho ninyo. Yes po, yun po yung signature namin. Yung kaya signature, din po color brown yung shop namin. Saka yung logo ho ng ano ninyo, di ba? Parang ano. Alright, so pagdating naman sa coffee, siyempre marami na rin natang nagtitinda dito ng mga coffee ho. Ano naman ho yung kumbaga kakaiba sa coffee ho ng Hebrews? So yun, ang pinaka masarap na coffee namin, best seller namin is the macchiato. So, every order kasi namin is freshly grind. So, habang pag may nag-order, doon lang kami nag-grind. So, habang ino-order nila, naamoy nila yung coffee, yung aroma niya. So, doon parang kasi kapag ang kape or ang coffee bean kapag matagal nang nag-grind, hindi na masarap. Nawawala na yung aroma. So, per order kami, doon lang kami nag-grind kaya masarap yung aroma ng kape. So, balikan ko yung cake. Yung iba kasi sir, may mga strategy sila na may mga tatawag nito, may mga hugis-hugis yung cake nila. Sa inyo ba ganun din ho sir? Kami po, purong bilog po kami. Puro bilog. Bilog po. Lahat po ng cakes namin is bilog, wala po kaming square and rectangle. Ang kwento ng bilog naman namin is parang kwento yun ng buhay. So bilog ang buhay. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Maliban sir sa yung binanggit mo kanina na specialty ho ninyo, ano pa ho yung kumbaga ino-offer ho ninyo sa ating mga customer? Actually, marami kaming klase ng drinks. Meron kami mga shakes, mga fraps, mga anti-caffeine and coffee. So, yun. Kung hindi naman sila mahilig sa kape, marami silang pamimilian. So, as of now, hindi rin kami nag-offer ng mga kitchen foods like mga pasta or mga meal. Bali, naka-focus lang kami sa coffee and cakes. So, yun po. So, pagdating naman si cake, sir, ano ho pa yung mga iba pang in-offer ho natin? Sa cakes po, kapag may mga nagpapagawa din po ng mga wedding cake, mga customized cakes, ayan, mga event cake, nag-a-accept din po kami ng mga ganoon. So, kaya kung gusto niyo po magpagawa, you can visit po Hebrews Cakes and Coffee Shop. Kahit sa page po namin, pwede niyo rin po kaming i-approach. So may mga na-handle po kami mga event, mga wedding, mga birthdays, baptismals, anniversaries. So ang cake po namin is hindi lang po siya pang birthday. So pang every event po siya. Pwede ho ba magsagawa ng, tumatanggap ho ba kayo ng event sir sa mismong business ho ninyo, sa mismong stores ho ninyo? Small event siguro small po event kasha. Opo, kasi hindi po siya ganun ka spacious Halimbawa yung magkakaroon ng pagpupulong, ano, business meeting, yes, parang ganun pwede siya. Meron po, may mga tumatambay po na mga nagmi-meeting like I think mga sa parang mga piramiding mga businesses. Opo, doon po sila nagmi-meet, nagko-coffee kahit ilang oras sila doon. So basta nagkakape. Sir, pagdating naman syempre yung ginahabol din ng tao yung presyo. Pagdating naman sir in terms sa price naman,
mamahal ba or medyo mura ho ba si Hebrews Cakes and Coffee Shop? Ah, yun po. Mostly ang alam ng mga tao no pag nadadaan sila sa shop namin mahal kasi parang sinasabi nila cozy, maganda, parang nakakahiya pumasok. Pero hindi pamayaman. Po nila, pero hindi po nila alam na ang prices po namin is naka-same lang din po, almost the same din po sa aming mga kakompetensya. Kasi mahirap namang mag-price ng out of nowhere yung price mo, then yung target market mo is you know, yung pangmasa. So, dapat, nakapantay lang naman kami. Siguro may mga konting, mas mataas lang konti dahil sa mga flavors na mga nalalagay. Pero, yung mga prices range po namin, nag-start po kami, pinaka-lowest price namin ng 399. So, it's affordable na po yun. Yung sa cake hole? Opo, sa cake po. Gaano kalaki yun, sir? 9 inches round po yun. 9 inches. Opo. Yung pinakamahal? Pinakamahal po namin is the mango graham. $7.49. Mas malaki na yon. 11 inches po. 11 yes inches. Po. Yung moderate lang, yung kabaga sa kalagitnaan ng binanggit mong presyo. Meron po tayong $5.50. Opo. Ilang inches yun? 9 din po. Pero yung sa flavor niya po kasi gumagamit kami ng mga dark compound chocolate. Mm-hmm. So, mga parang imported chocolate yung nilalagay namin. Kaya pag in-order nila, sinasabi nila chocolatey, mga totoong chocolate. Sir, sa pagdating ho ba sa online at saka sa bibili yung taas mismo sa stores ninyo, mas ano ba, pares the same lang ho ba yung tawag nito yung presyo? Or may kamahalan sa online dahil nga nag-offer na ba kayo ng delivery ngayon? Yes po. Same lang po kami ng prices sa mga menu namin online and sa walk-in. Mm-hmm. Nag-iiba lang po ng price kapag pinapa-deliver po. Depende po sa location po nila. And yung delivery fee is hindi na po kami nagpa-price doon. Yung partner po na namin na courier ang nagpa-price. Anong partner niyo, sir, na madami po. May mga Mr. Express, Book, Agyaman, Patulod. So, parang all over Isabela yung mga nakaka-partner namin kasi may mga nag-order from Alicia, Kawayan, San Mateo, Santiago, mga ganun po. So, sa mga walk-in, yung nagbo-book-in sa mismong sa stores noon ninyo, natatanong nyo ba sila kung taga saan or siyempre para malaman din kung umabot na ba kayo sa ibang province din? Yes po. Nakaabot na rin po kami sa ano po sa Ifugao province. Wow. Opo. Kinatangkilig na rin ah. Nagpapa-deliver din po sila. Wow. Alam mo yung delivery fee mas mahal pa sa cake. Pinapatos po nila 'yon. Opo, opo. Well, pagdating naman sa coffee sir, magkano naman yung presyohan natin? Sa coffee namin murang-mura lang po, affordable po, nasa 80 pesos po yung hot small namin. Opo. Then small. Medium na po medium yun, sir. Opo. And kapag cold, 5 pesos lang, 85 pesos. Then kapag yung malaki is 95. So, very mura lang po siya. Pero kapag yung mga may toppings po, like the ice cream, coffee ice cream, yun po, medyo mas mahal lang po yun, mga sa 120. May iba pa bang flavor, sir, yung coffee ho natin? Yung binanggit mo kanina, ano yun? Macchiato. Macchiato. Mayroon pa bang iba dyan? Opo, marami po kaming flavor. Meron po kaming mga cappuccino, mga mocha, meron din po kaming mga caramel, mga hazelnut. Madami pong variety ng coffee. Yun po. Mm-hmm. Then, sa mga shakes din po namin, very affordable din po, nasa 109 lang po, large na po yun. Wow. Opo. Sana matikman namin ni Sir Emerson, sir, yung coffee at saka cake. Alright. Sir, maiba naman ho tayo para ho sa mga gustong magnegosyo, magsisimula, mag-put up ho ng negosyo, katulad ng ginawa mo ninyong negosyo. Ano ho ba yung kumbaga maibibigay ho natin na tips o kaya pamamaraan ho para ho sa kanila? Opo. Ganito po. Sa pag-i-start po ng negosyo, dapat hindi po tayo muna nag-expect ng malaking sale. Tama. Kasi favorite line ko po to, parang siguro motto ko sa buhay na beginning is always the hardest. So, pag nag-start ka po, yun po talaga yung una at pinakamahirap na phase ng business. Kasi ang hirap mag-establish or ng pangalan, ang hirap maghanap ng ima-market, ang hirap na maghanap ng customer. So, kapag nag-start po tayo,
siguro, for example, nag-open tayo ng business, kapag una, maganda yung sale. Pero after a month, 1 month, two months, 3 months, parang nakikita mo naglalaylo. So, tandaan po natin na beginning is always the hardest. Kaya, ang susi po para magpatuloy po yung business natin is yung tinatawag ko na consistency. Mm-hmm. Consistency is the key. Mm-hmm. Opo. Kasi yung iba kasi, sir, pag halimbawa, kasi simula ng negosyo, tapos siyempre, di ba, sinabi mo kanina, pag umpisa pa, tinatangkilik. Opo. Tapos pag ilang month na yung dumaan, medyo bumababa yung sales. Yung iba, parang hindi na nagpapatuloy, kumbaga nawala na, bakit ganito yung negosyo, parang gano'n na lang. Kaya maganda ho yung sinasabi mo ninyo na meron ho lang talagang consistency at saka yung endurance. Kasi yes, pag wala ka nun, wala, bagsak ho talaga, bankrupt, di ba? Tama. Alright, sir, pagdating naman, halimbawa sa mga gustong mag-online, mag-order online, paano ho sila maka-online yung ating mga customers, sir? Ayan, so sa mga customers po or sa mga nanonood po dito na gusto po mag order online, mm-hmm. pwede nyo pong i-visit po ang aming Facebook page, Heber's Cakes and Coffee Shop. And may menu po tayo mismo sa aming page. Then pwede po kayong mag-message doon and pwede po ninyong i-pin po yung mga orders po ninyo. Mm-hmm. Sir, paki-plug na rin kung ano pa ho yung mga offers o mga products ng Heber's Cakes. Ayan, so sa mga naghahanap po ng mga tambayan, kung gusto niyo pong mag-aral na naka-aircon habang nagkakape, so pwedeng-pwede po kayo sa aming coffee shop. Ayan, and marami po tayo mga in-offer na drinks, mga shakes, fraps, coffee, and nag-sale din po kami ng slice cakes. Yun po. Opo. Parang tingi-tingi. Parang opo, ano. Opo, opo. Magkano yung tingi, sir? Depende po sa flavor, sir. Pero mas mahal po kasi pag tingi. Ganun. So, opo, mga nasa 100, so, 120. Doon lang ako sa buo. Opo, yun din po yung sinasabi namin sa mga customers namin na buo na lang. Kaya minsan, kapag group sila, buo na lang kinukuha nila kesa yung tag-iisang slice sila. Sir, may balak ko ba kayo na mag-put up ng other branches? Or gusto pa ninyong i-franchise yung negosyo ko ninyo? Actually, pinag-aaralan ko yung nasa franchising market kasi parang maganda siya. Pero gusto ko rin siyang i-branch out. Pero right now, kailangan pa mag-ipon-ipon ng malaking pera pondo. Kasi hindi basta-basta yung pondo ng mga ganitong business. Saan mo balak, sir, mag-put up ng branch? Santiago. Dito sa Santiago, isa sa mga target namin. Pero mas priority namin ngayon sa Ifugao province. Kasi walang cake shop. So, nagkaroon ako ng parang nag-ikot kami. Nag-survey kami and walang cake shop doon. Kaya mostly kapag may mga celebration sila, pumupunta pa silang Ramon kasi kami yung pinakamalapit na town sa kanila. Ifugao, dito sa may ano, sir? Alfonso Lista. Alfonso Lista, malapit lang yung Ramon dyan. Opo, oo. Alright, sir, may balak rin ho ba kayo na halimbawa, maganda kasi na mayroon din kayo sa mall, halimbawa sa ganit, malaking mall, parang ganun, may plano na bang ganyan? Actually last December niligawan kami ng mall dito sa may Mabini na mag-open ng store namin doon. Then pinag-aralan ko naman is okay naman siya pero pangit lang yung location na binibigay sa amin kaya medyo nag-no-no ako doon. Pero hoping na kapag may magandang location sa loob ng mall and maganda yung offer, then why not open kasi mas malaki din yung market mo sa mall . Alright. Sir, pagdating naman sa servisyo natin ng ating mga workers, ano ho ba yung kumbaga maipapangako ninyo sa ating mga clients or mga customer ho? Pinapangako po namin is yung quality po. Quality po ng aming mga products. So, nababasa naman po natin yung mga review sa Facebook page namin. Before po kayo mag-order, pwede nyo pong i-visit po yung mga review sa Facebook page namin. And makikita nyo po doon yung mga satisfied customer po. Sila po mismo yung nagsasabi na masarap and siksik and hindi tinipid. So yun yung inilalaban naman ng cakes namin. So yun yung mga natatanggap ninyong ano ba yung mga natatanggap ninyong mga comments, sir, mula sa customer? Yun po, sir, mga sinasabi po nila na best cake in town. So
Siyempre kami po na kay-start lang ng business na ganito. Siyempre, we're very overwhelmed kapag nakakarinig kami ng ganon. So, kapag may naririnig kami ng ganon, we always look for ano, for more improvement then para masatisfy namin lahat ng mga customers. Kumusta naman sir ngayon na mayroon na kayong physical stores? Kumusta ang bintahan, sir? Maganda po siya. Actually, nakaka 6 digits po tayo in a month. So, pero kung ganun po yung sale natin, may mga time din po na sinasabi nga nila na medyo mahirap ang mga tao or mga, sa Ilocano tawag nila kapugrot. So, taghirap. Taghirap. May mga buwan po na medyo taghirap po tayo pagkatapos ng Pasko at New Year. Ayan, nasa February hanggang May. O mga ganun, mga medyo taghirap. So, after anian, bumabawi yung sale namin kapag nagkakaroon din po ng mga pera yung mga tao. Sir, maliban rin ho sa online, gumagamit rin ho ba kayo halimbawa sa advertising ho natin ng radio o kaya sa TV, ganun? Mayroon ba kayong plano ganyan? As of now, sir, wala pa. Pero nagpaplano ako na ano na mag ano ng and isa sa mga isasali ko po ang SMNI. Wow, thank you so much. Alright. Sir, siguro ano pa ba ang dapat malaman ng ating mga tagapakinig at mga lalong-lalang sa mga customers on ninyo na patuloy na tumatangkilik ko sa inyong negosyo? Ayan, so sa mga magtatanong po siguro kung anong oras yung operating hours namin. So open po kami from 8 a.m. to 8 p.m. So medyo late po kami nag-close kasi nga coffee shop din po kami. So yun po. And we are open po every day po. Wow. Located po kami sa Bugalyon proper, Ramon Isabela. Harap lang po ng munisipyo ng Ramon. And yun po. And sa mga aspiring businessman naman, sa mga nasa online, tuloy-tuloy lang po tayo. Then one day, yung pinaghihirapan natin is magbubunga din po. Sir, may free wifi ba? May nagtatanong. May free wifi ba? Actually, wala po. Ay, ganun. Opo, wala po. Kasi ang essence naman po namin kaya walang free wifi is that para kapag, for example, friends or families, magkwentuhan naman sa table. Kasi mostly, di ba, nakakalimutan na nating magkwentuhan kapag may internet. So, iniiwasan yung kumbaga, kumbaga sa, parang nag-aaway na sir, parang walang kibuan. Walang communication. Kasi nga, doon na sa bawat kanya-kanyang cellphone na lang. Alright, so may nagtatanong din dito, si Sir Bobby ng San Santiago City. Sabi niya, ano ba ang pagkakaiba ng cake ho ng Hebro sa ibang nagtitinda ng cake? Yun po, as I mentioned po kanina is, ang cakes po natin is siksik po. And hindi po tinipid sa mga ingredients. And chocolatey po ang mga cakes natin. Meron din ang tanong dito, sir. Pag maramihan ho ba ang bibilhin, may discount? yun din po. Nagbibigay din po kami ng mga loyalty card. So, kapag may mga... Pag na-avail mo na yung parang period na binibigay namin. So, nagbibigay kami ng discount. Nagbibigay din po kami ng mga discount sa mga customers po natin na senior citizens, mga PWD, as long as may percent po nila yung ID nila. So, yun po. 20% din po yun. Sulitin po natin yung ano yung binigay na benefit sa atin ng gobyerno. May nag-text din dito, sir. Pagdating naman sa kape, ano ang pagkakaiba sa ibang kape? Yun po. Yung kape po namin, gumagamit po kami ng dark roast. So, iba po talaga yung sipa ng kape namin. Pero, well combined po siya sa aming fresh milk. So, kaya masarap po siya. Mostly kasi yung ibang mga coffee shop, gumagamit na sila ng mga ready-made coffee powder. So, minsan matamis, minsan kulang, ganon. So, sa amin po is tinatanong namin kung ilang shot. So, ang may shot kami na tinatawag sa coffee eh. So, 2 shot, single shot, then ilang percent ng sugar. So, yun po, tinatanong po namin yung sa customers kung ano po yung gusto nilang timpla ng kape nila. May nagtanong dito, sir. Siguro out of topic siya. May milk tea ba daw ang ano? Milk tea po, wala po. Wala po. Kasi mostly lahat po ng kakompetensya namin na mga cafe doon po is milk tea products po yung in-offer nila. So, para maiba naman, kami lang yung kape naman. So,
totoong kami lang naman po yung nagtitinda ng coffee na mm-hmm. freshly brewed sa ano, sa town. May nag-text si Ma'am Leah. Sabi niya, ilang taon na daw si Sir John? Hello po, Ma'am Leah. I'm 25 years old po. Batang-bata pa, Ma'am Leah. Baka, ano bang plano mo? Negosyante ito. Alright. Last, sir. Last na tanong dito sa ating text, mga message sa text ho natin, mga texter. Paano daw maka-order online? Parang nasagot na to ni Sir kanina. Pwede sir para sa kanyang ano na lang. Ayun po. Katulad po ng sinabi ko po kanina, pwede po ninyong i-visit po ang aming Facebook page, Hebrews Cakes and Coffee Shop. Meron din po kaming page sa Instagram kung yun po yung ginagamit po ninyo. Mm-hmm. Alright. Thank you so much po, Sir John, sa oras ho na pinagkaloob po ninyo dito sa programang Negosyong Pato. Alam ko ho, busy-busy ho kayo. Siguro on hands business kayo sa on-hand businessman kayo sa inyong negosyo. Siguro sir, last na lang ho, ano pa ba ang dapat na ituro ho natin sa ating mga nagpaplano, nagbabalak na magtayo ng negosyo katulad ho ninyo sir, batang bata pa ho pero may negosyo na ho kayo. Ayun. So, before po tayo mag-open ng ating mga business, mag-conduct po muna tayo ng study para hindi rin po sayang yung ating capital. So, tignan po natin kung sino po yung mga market natin and kung ano po yung mga hilig ng market natin and kung yung products ba na ibebenta natin is makakabenta ka ba everyday. Mm-hmm. So, siyempre, ang pag-open po ng business talaga, ang main goal mo dun is to earn eh. To earn and to earn and to earn. So, hindi ka naman nag-open ng business just to, ano lang eh, to satisfy what you want. Mm-hmm. So, yun po. Kapag mag-open po tayo ng business, dapat siguraduhin po natin na ready po ang lahat. Kasi po, kapag medyo malaki-laki po yung gagamitin nating capital, then kapag hindi nyo po pinaghandaan is masasayang lang po. Mm-hmm. So, ganun po ang magandang gawin po sa pag-open ng business para din po tumagal po ang ating business. So, sa mga gusto pong mag-open ng mga business po dyan, pag-aralan po ninyong mabuti and make sure po na yung i-open po ninyo na business is part of your passion. Kasi kapag hindi parte ng passion mo, one day or another, parang mabuboard ka, then ihihinto mo. So, dapat kapag nag-open ka ng business, hindi yung nainggit ka lang or hindi yung parang, uy, nag-open sila ng ganito, mag-open nga din ako. Hindi yung ganun. So, dapat pag mag-open tayo is gusto talaga natin yung isang bagay. Alright, thank you so much po, Sir John, sa napakagandang mensahe ho para sa ating mga nakikinig ngayon na magbabalak ho na magtayo ng negosyo. Wag ho kayong magnegosyo pag sabi ni Sir John na parang gusto nyo lang. Pero pag ayaw nyo na, isasara nyo na yung negosyo ninyo. dapat din siguro, sir, na handa ka rin. Handa ka na kung ano man yung mangyari sa negosyo mo, dapat handa kang tumanggap or, di ba? Siyempre, mayroon din kasing mga negosyante, sir, na hindi ho nagsasucceed, di ba? Opo. Ano sila, kumbaga, failure ang kanilang negosyo. So, anong masasabi mo naman doon, sir? Parang word of wisdom mula sa'yo. Opo. Mm-hmm. So, sa pagbibusiness din po, dapat maging risk taker din po tayo. And kapag may mga times na bumababa tayo, dapat alam din po natin gumawa ng solusyon. Kasi mostly, kapag yung ibang mga businessman, kapag humihina na yung sales nila, is parang yung pinapabayaanan nila. Dahil siguro, bumalik na yung return of investment nila. Pero ang target kasi ng pagbibusiness, hindi lang yung pag-return ng investment. Kundi yung ano din eh. Sabi ko nga kanina na magka-earn ka ng magka-earn. So, and of course, benefit din nung tumagal yung business mo. So, sa mga businessman po or sa mga nagbabalak po na mag-business, dapat po maging risk taker po tayo and dapat maging solution maker din po tayo. Mm-hmm. Alright, thank you so much po Sir John. Sana marami hong mga natutunan ng ating mga nakikinig.